Welcome back to my channel. This is a different reaction, no? So this is a reaction that I'll be making, and this reaction will not be completely in English. It's gonna be English, Ilonggo. Gusto ko lang ma-react actually today to this trending news about the compulsory 3% sa PhilHealth contribution. Labi na gid sa aton yung mga OFWs since I have relatives that are OFWs. This is a fresh take on my part to actually give this reaction. And notice guys, well, since I already told you na this reaction would be in English and Ilonggo, I think it's just better for me to, you know, make my English intonation as well with regional accent. No? Kaya kasawa naman na karon nga budlay magbalik-balik sa English gidya nga intonation, and then magkadto ka naman sa Ilonggo, malain na naman. So I'd rather put the intonation kag ang tono sa Ilonggo na lang. What I'm gonna be reacting is ining balita. I managed to get a clip from ABS-CBN, so let us try to react on that. Okay, i-play ta na yung video, no? Aglantaw-ta kong maka-react ta while the video is actually going on. Or maybe we can react right after. Okay, so balitang global, Middle East and Europe. Unti-unti pong itataas ang PhilHealth contribution para mapunduhan ang universal healthcare law. Pero nabibigatan ang ilang OFW, wala kasing katiyakan kung mapipilit ba ang mga foreign employer na hatian sila sa kontribusyon. Narito ang report. Okay. Magtatatlong dekada ng marino si Julius Ruiz. Kahit maganda ang sahod at maraming benepisyo, naguhulog siya sa PhilHealth at pabor sa pagkakaroon ng SSS. Malaking tulong rin para sa pamilya namin, makabil kami ng hospitalization eh. Ibig sabihin, kung retirement eh. Pero nagbabadyang tumaas ang contribution ngayon sa PhilHealth. Ayon sa PhilHealth, bahagi ito ng gagamiting pondo para sa Universal Healthcare Law, kung saan mula 2.75% ay target paabutin sa 5% ng sahod ang PhilHealth contribution. Magko-cover lahat dapat ng Pilipino ng primary care benefit. No, ibig sabihin, hindi nyo kailangan ma-confine para mag-enjoy kayo ng PhilHealth. Sa ngayon, hinuhulugan ng mga ship owners ang kalahati ng premium ng mga seafarer. Pero tingin ng mga seafarer groups, habang dumadami raw kasi ang binabayaran ng mga principal employer para makapag-hire ng Pinoy na marino, napapaisip silang kumuha na lang ng ibang lahi. Noong 1970, pinapalitan namin yung mga Europeans, yung mga Japanese, kasi mas mura kami. Ngayon, mas mura sila kaysa atin. Obligado ang mga OFW na magbayad ng isang taong kontribusyon bago payagang makaalis. Kaya tingin ng OFLE Policy Center, pinakamabigat ito sa mga minimum wage OFW o yung sumasahod ng $400 o 20,800 pesos kada buwan, gaya ng mga household worker. Sa ngayon, nakapako sa 2,400 pesos ang binabayaran ng minimum wage OFWs. Pero sa ilalim ng bagong PhilHealth matrix, magiging 572 pesos na ang contribution o 6,864 pesos para sa isang taon. Baka may room to discuss yung phasing in of premium increases. Huwag naman ganun ka-abrupt. Ayon naman sa PhilHealth, binago ang klasifikasyon ng mga land-based OFW sa ilalim ng Universal Healthcare Law para maging 50% na lang ang kailangan nilang hulugan, habang ang kalahati ay obligasyon na ng employer. It will be our issue how to collect from the employers. Bukod naman sa PhilHealth, kinikwestiyon din ng mga OFW groups ang pagpapatupad ng mandatory SSS contribution bago payagang makaalis ang isang OFW. Hindi pa ho nakakaalis yung tao, hindi pa nakakasweldo, obligado munang magbayad. Magsasagawa ang SSS ng isang public consultation para sa mga OFW ngayong April 23, habang April 29 naman ang sa PhilHealth. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Okay guys, so after watching that video, no, that news report from ABS-CBN, regarding sa 3% nga
compulsory nga dagdag sa contribution sa PhilHealth. No, we all know nga ang PhilHealth, amunin siyang aton nga daw health program dito sa Philippines. I won't speak for the government, no, because, well, I'm actually part of the masses. My point of view is, syempre, since my tiya, kuya nga mga tiya, kung nga nag-aulubra sa gwa, would be for the OFWs. Hindi ba lagi ng balta nga OFWs, amunin sila mga modern heroes, ta, no? Actually, lalanan ang mga seafarers, ta, mga seaman, OFWs, ta, nga ulubra sa sagwa. I think the purpose of this is to finance ining universal healthcare law nga ginaprubahan sinis ang aton nga gobyerno. Only thing is, this universal healthcare law, according to kagina sa director sang PhilHealth, naghambal nga hindi na kuno kinanglan nga ma-hospitalize pa ta or ma-admit pa ta para nga ma-avail ta ang healthcare benefits, the primary healthcare benefits, kung matigayon inang universal healthcare law. But the only thing is, di ba sang wala pa na, I remember, hindi ka ka-avail, hindi makover sang health, sang PhilHealth ang imo nga mga hospital bills, kung wala ka, I think, naka-contribute like for the last, you know, pinaka-latest mga 6 months contribution. Usually, pag napang-empleyo ka, no, kinanglan na nabayaran na para maka-avail ka. Now, ti paano na lang niya galisupong niya ang mga wala-ubra, di ba? I believe, siyempre, mga wala-ubra, wala man nakaltas sa PhilHealth. Depende na lang niya sa iya kung siya mismo magbayad voluntaryo sa iya PhilHealth. Actually, mas bugat na ikay nga abayran mo gidya ang employee kag-employer share. Kaya siyempre, voluntary ka mo. So, laban-laban for job orders. Kaya ako may makilala kung nga job orders. And I was a job order once. Hindi na siya kaya. Depende sa imo kung unahon mo na siya. Pero kung sila nga may mga kabataan kapag ka-job order ka, laban-laban, guro, daw hindi na kaya nga magbutang ka sang imo nga magbayag ka or maghulog ka sang imo nga PhilHealth. But I mean, let's go back to the point, no, kung nga nag-react ko sa ini. Para sa akon, don't you think it's unfair for the OFWs to actually shoulder this? Kaya I believe kita mo to kaginang table 2.75% sa 90 that was 2019 and then 2020 ma-increase hasta malabot ya ang ginatawag nila nga hasta sa 3% nga makumpleto ya within the 5 years to nga time. Pero ti syempre mga rootkot lang giniulo ang mga nagaulubra subong sa sagwa and the more nagid yung mga ano domestic helpers, no? Nga hindi lang yung shadow yung kataasan ang ginasweldo sa sagwa. Abi ko anay, ginakonsider kaniya ang mga OFWs ta as our modern heroes. Tingasubong ginabutangan ta sila sang mabugat sa ilang mga anuhang shoulders. Nga asila. And to think, silang gaulubras ang tututudo, silang gahimo, silang gabuhi sang ekonomiya ta. Uy, man sila gaya madaya ayuda, diba sang gobyerno? Subong ning kakalatabo ning quarantine ni kag mga social amelioration program ni wala mas lagad na dahil sa ayuda kasi silang gatasan sa gobyerno, which is for me is very unfair. Tani, para mangin fair, tanan na hindi lang sila ang kuan sina kag hindi lang ang mga nagaulubra ang mga working force. I know man ko tunyo ko ti paano na lang yung mga nagaulubra hindi mo na makuan. Exactly, tinga asubong ang inyo nga ginagwa subong niya para ma-cover tanan. Don't you think it's so unfair? Para sa ako niya, para mangin fair, dapat ma-concentrate ang government sa pag-ubra sang jobs, no? Sa dili sa aton mismo para to make sure na tanan-tanan may ubra. And at the same time, once may ubra na ang tanan kag each and every Filipino, each and every na Juan nga tawag, hindi ko magpating, hindi ito na malabot na ang inang ginatawag ninyong universal health law. Kaysa subong niya, medyo hilaw. Daw hilaw pa bala, and at the same time, for PhilHealth, no, ka-timing, gidyas ang ilay, ang urada nga, ang sa subong paya. Subong nga tiniun nga diin nga nag-fight kita for COVID-19. Kag sa sinisubong nga tanan-tanan, laban subong naka-quarantine, wala ubrati. How would you expect nga of OFWs na nga ito sa sagwa
Kung wala na to siya karong ubra, how would you expect na makaltasan mo na siya? Why na ginakaroon mabilin para sa iya, di ba la? I don't get it. Nga, ang working sector lang gidya, kag ang mga OFWs, especially, amo ang daw ginapuntirya nga kuhaan sining budget sa ginatawag nato ng Universal Health Law. Kag another thing, how would you expect mag-react ang mga OFWs ni kag mga seafarers ta? Kay last time I checked, I think there was a news from Philippine, I don't know kung Daily Philippine Star to, or basta, napasahan ko lang, PhilHealth executives were sued because of non-remittance of like 16 point something million na contributions ng OFWs. How would you react? Di kung OFW ka? Would you think nga makadtuni or matigaan ini sing maayong focus ang universal health law nga ini? Another thing siguro, no, before ka mo magkadto sa mga amo ng programa, unaon nyo nga hindi dapat dumidyo subol bala sa chimpo kag timing nyo man nawala kita sa mga pandemic na ginabatsya. At the same time, ang mga aton nga mga OFWs na gahi ka host mo na to mo, hindi na sila ya ano, hindi na sila ya siling gagranat charts lang sa sagwa. I'm sure, kabalo ko nga kung magpululi na di ako ng mga tiya, kung lang tawon mo, bugana. But actually, dugo kagbalhas na ang ila na itong nga ginakuan sa sagwa. Last time I talked to them, wala sila gagranatsyar dito. Gamantinir sila yagani isang kung ano lang dahil yung utan or whatever means bala yung makatipid. Kag, siyempre, once makatipid sila, kung ano man ang masave nila, ang muna ding ihatag nila sa mga kaperintihan din nila sa Pilipinas. So, wala nito yung nila, ginapamuson ang ila nga ginaganar. And, subong amuni, ang gwa, subong niya daw ginalantaw, kuya daw ang gobyerno ginagatasan nila yung aton OFWs, which, supposedly, sila ni mga modern heroes, kaya sila nagapastay afloat sa aton economy. Hindi ba na? Kag because of that issue pagido may mga issue ka mo ganing hindi nyo maklaro pang ning mga 16 point something million nga contribution nga wala ma remit ni sang PhilHealth. Di paano ka na karon makakuan nga mag maayo na ang imong programa sina. I think siguro dapat unahon na sang gobyerno make sure nga matinlo ang mga opisyales da kag hindi mapanan mabahira sa korupsyon, graft and corruption inang kwan sini kay nga we are dealing with money here, these are remittances and kabalo naman kita nga basta money mainit ginaya sa mata sang publiko. So I hope no nakahimo man ako sa ako nga punto and I'm just proud ng gid kuya sa talanta nga mga OFWs, whether ano ka man ng domestic helper ka man, ng white collar job ka man da, blue collar job ka man, seafarers ka man, I salute you all. You may not be a frontliner, pero para sa ako niya, kamugid man niyang modern hero sa subong niya nga tiniun because you are the ones nagpa-stay afloat sa aton economy. And also to include no mga BPOs tada no mga personnel mga call centers ta before mga call center agents ta ni gina mata-mata lang ni sila kap I've heard before nga mangkot ka kung ano ubra mo magapagsabat mo call center ay concerned call center lang no I'm speaking for myself I've been a call center agent too so hindi mo napagamo ng call center because you know what gaandar na ang utok nila every time they receive a call and you have to resolve that issue within that span of time thinking of your metrics pa nga i-maintain mo like there should be a time limit for that your average handling time and then kinanglan mo pang sundo ng spills mo for your quality assurance and then you have to satisfy your client pa for your customer satisfaction o diba? And sometimes may harapan na sila nga first call resolution nga dapat pagka-resolve mo within pila ka days hindi siya dapat magbalik duwat tawag although nga lain naman ang issue niya kay ma-count against na sa imo. See, it's not that easy to be a call center agent and they are the ones making our economy stay afloat sa sini nga mga tiniun
So guys, shout out da sa mga friends kong nag-work sa call center. Also sa mga katiyaan po da sa mga talang-talang OFWs kasi sa seafarers. Kag dili lang asta nga kun nga reaction guys. Thank you once again sa pagpamatik kag paglantaw.